Alright, maganda umaga mga kaibigan. At eto na, second game nating first series sa araw na to. Geek Fam versus TNC. And TNC taking game number one. Medyo dominating din yung victory nila. Sobrang convincing. Oh. But TNC, eto na naman sila with the lineup. Magnus, Shadow Demon, Sven, and Shadow Shaman. General Tuna and Rain, kami yung magiging casters nyo for the rest of the series. Okay guys, strap in. Kasi yung mananalo dito, pasok na sa Grand Finals. Pero yun nga, Geek Fam, kailangan pa rin nila ng better draft. Ito na, hinuha na nila yung Sven, pati yung Shadow Shaman. So, parehas naman malakas pagdating sa lane, yung dalawang heroes. Pero TNC, habang nag-work nga yung strategy, hindi mo naman kailangan magpalit. Magnus, Shadow Demon pa rin. Shoutout nga pala dyan sa mga viewers natin na nanonood simula pa kanina. At simula pa kahapon. Kung nanonood man din kayo, simula na itong Asia Pacific Predator League. Abangan natin ang mamaya yung mga laban ng LOTAC. No, after neto, I think dalawang games ng LOTAC and then Geek Fam or TNC or whatever. Kung so, ka lang ulit to. Hindi nila tinanggal. Di sila nagtanggal ng TV. TV o pwede pa rin. No? Kaya naman, yung second Manila Batrider. TNC Predator. Yun, Monkey King. Parang, yan. TV na yan. Ayan, shoutout nga pala dito kay Mark Manigbas na nanonood nyo yun. Ayan. Second game na. One, TNC. Medyo one-sided yung first game. Oh, first game. Okay. 5 seconds remaining. So, Monkey King kung kaulit. Napansin ko nga eh, kasi kanina, tinignan ko yung laro nila. Hindi pala nanali yung Monkey King sa Hunga. Sa Hunga? Fair lane lang. Fair lane lang. Ah. Panalo lang siya sa last hit. Sa CS. Oh, okay. Pero ang nangyari kasi naman, nauna kasi nakuha ni ng Hunga yung, kumbaga siguro yun na rin yung point ng Hunga doon na nabasag niya agad yung tier 1. Pagkakuha niya ng tower. Pati yung gantong lineup, pagkaroon ng level 6, pwede agad silang magsama-sama. Hindi kagaya nung sa Geek Fam kanina na lahat sila kailangan nila mag-farm. Eto, tingnan natin kung mag-work yung deny pick na ng Sven. And we'll see kung ano rin yung magiging hero dito ni Tim sa side ng TNC. But TNC out their fourth pick. Gaya team pick. SD Luna. SD Luna. Yun lang. Kasi yun yung fast game, ah. Nag-excited na sila. Ayan. Wala pang page si Ate Nick, no? Ipopost lang naman sa Lupon daw ni Kuya Nick, di ba? Yung page ni Ate Nick. TNC Predator. Eto pa. Uy, Night Stalker. Offlane Night Stalker. Medyo nakakatakot din to, ha? Kasi yung crippling fear niya. Yung AOE. So, kailangan siguro nila dito. I mean, 4 staff para mapalayo dun sa AOE ng crippling fear. Pati yung vision na pwede niya ibigay. Pero mas kailangan nila na gantong lineup. Oh, yung Bandero. Kaya talaga lumaban. Yung Night Stalker kasi sobrang ganda niya sa early phase pa lang. Pero tingin ko, depende pa rin eh. Aantay yung Shadow sa Sven. Shout out kay Marlo ayan, at EMJ. Ayan. Shout out sa dyan. Shernan R. De La Cruz, South Korea. Lagi nanonood. Alright. 5 seconds remaining. Pero last ban ng Geek Fam. TNC yung last pick dito ah. So kailangan nila dito ng support? Or baka pag-support kung ka nila? Hindi. Di ba? Mid na talaga. Mid na kung ka talaga. Hero ni Aramel yan eh. Well, it makes sense. Kaya nga nagulat ako nung kanina, di ba? Nagtanggal pa sila ng Kyo. Early game na naman to para sa TNC. So last ba ng Geek Fam? I mean, the psychological warfare na dito na rin. The pressures on Geek Fam. Medyo flawless din kasi yung run nila papuntang upper bracket finals. Pati mahirap talaga kasi di naman ganun katagal nila nakasama si Ani. Yung dalawang bago nila. Oh, Juggernaut. Okay. At eto na nga mga kaibigan. Kompleto na yung lineup ng Geek Fam for TNC naman. Antayin natin dito. Will they go for like a support hero para kay Apat na melee ah.
Tapos yung pambasag nila, Shadow Shaman. Shadow Shaman. Nature ni Teams daw, Nature's Prophet. Wala, wala, natanggal na. First ban. Oh, Nature's Prophet. Meron naman may sabi dito, Nature ni Teams. Ban na po yung Nature ni Teams. Gabby Timber. Wala, may lunan eh. Ano ba yun? Si Mick Mon. Ayan, hello, hello sa'yo. Magandang-magandang umaga. I-draft ng TNC, sobrang simple lang eh. Parang... basag, teamfight. Ganyan yung draft nila ngayon. Hindi na nila pinapakomplikado yung buhay nila. Ayun, nangyari daw. Nangyari daw, baka nawala ba yun? Tiyan mo nga. Ha? Nag-relive ba ulit? Ba't nag-relive? Nawala daw eh. Ito nga problema sa atin eh. Di natutuloy yung 4 hours. Wala tayong 4 hours na video na tuloy. Pero yun, offline Ursa. Yung TNC. Bad trip talaga. Refresh lang, refresh. Ayan. Relive. Relive. Okay na, sa mga nanonood sa YouTube, ayan, natanggal, nawala yung live stream, kaya nag-relive lang kami sa live, pero yung mga nanonood sa YouTube, syempre, di naman siguro masisira yung viewing experience nyo, kasi di naman napuputol yun eh. Nare-record naman at nare-record yun. Alright? Ayan, relive. Relive. And here we go. So, ganda ng set dito ng Jag, ah. Ano? Ganda lang ito, Rudolph. Parang siya si Rudolph. Pero ito nga, game number 2. Ang tanong, makakapag-force ban ng game 3 etong Geek Fam or TNC magtutuloy-tuloy sa Grand Finals with a 2-0 sweep. Ang hirap pa rin ng draft nila eh. So ito eh, Jug at saka Monkey King to eh. Mga kailangan at mga kailangan ng items to eh. Yun nga yung problema. Yung heroes nila lagi kailangan may farm. Tulog kailangan lagi merong item. Yeah, si Happy New Year na lang. Alright, so game number 2, TNC versus Geek Fam. At ito, pakilala na agad natin ang heroes natin sa magkabilang team. Rain, simulan mo na sa TNC. Si Kuko sa kanyang Ursa, Team sa kanyang Magnus, Arma sa kanyang Kungka, Gabi sa kanyang Luna, si Ayo sa kanyang Shadow Demon. At para naman dito sa side ng Geek Fam, we got Tino sa kanyang Juggernaut, Alacrity, Monkey King, KYXY Night Stalker, si Shanks sa kanyang Shadow Shaman, and of course, eto si Bryant naman sa kanyang Swell. Ayan, nilubog na. Bogey no nila dito agad. Yung SD, binabody block. Uy, boy, SD, galit, ganda grabe. Ganda ng ginawa nila dun, ha? Naku yung spin. Uy, naku po. Wait, spin. Oh, the Stormhammer sa tatlo. Pero, suntukan agad gusto, eh. Yung Jagger na to, sarap ng buhay dun sa may tas. Mag-isa lang. Makukuha niya pa yata yung mga bounty rune dyan. Kailangan nila i-secure yan, ha? Mamimili lang kasi siya kung sinong gusto niya katapat, yung Luna o yung Ursa. Ursa. Oh no, eto na yata, makukuha nga nila si EU. First Blood, mapupunta sa Geek Fam. Pero tigda dalawang bounty rune. Eto, ilang bounty rune ba? Tigdalawa lang. Hindi, wait. Ayun, tigdalawa nga. Naku po, si Armel. Yun lang. Gandang simula dito sa side ng Geek Fam, ha. Nagsama-sama agad nila para makakuha ng dalawang kills right off the bat. Ay, marketing ako. Mang-iinis. So, Shadow Demon and Ursa dun sa may top lane. Luna naman at Magnus dito sa may baba. Nakita ko, pinatipi yung spell. Uy! Hindi pa na... Hindi pa inabot. Kaya yung Sven makakasama dito ng... Juggernaut. Mid lane matchup natin tulad pa rin ng game 1.
At nakita naman natin nung game 1 na early. Nagkaroon ng early CS dito yung Monkey King. Ayaw. Straight to the bottom with you. Ayaw. Ako. Ako po yung server na to. Nagawa mo. Nagawa mo. Happy New Year. Nagkakrack talaga yung ano, headset. Happy New Year. Check mo rin yung chat yun, Jack, kung nawawala yung audio natin. Kasi minsan nawawala bigla eh. Pero naku, nabigyan na naman. Nabigyan na isa. Dito yung Shadow Shaman. Malaking bagay na rin. Nakakill dito yung TNC. 1 minute in. Nagkaroon na ng alitan dun sa may jungle sa side ng Radiant kanina. Skewer, papalapit. Hindi na pa napalapit sa tore. Takbo na lang muna dito yung Night Stalker. Pero ito yung masang bagay dito. Ah. Yung night at day cycle, naging 5, tig pa 5 minutes na. Kaya medyo mabibigyan ng additional dati. Na, kasi dati 4 minutes eh. 4 minutes lang. Yan, madadagdan additional 1 minute yung pangungulit nung Night Stalker. So mid lane matchup. Kungka 10-4, ito naman yung Monkey King 9-3, Juggernaut 12-2, at yung Luna. Papatay nga nung ilaw. Ang charge sa mati. Tignan mo ako, okay lang. Hindi, to. Yan. O, oh, diba? Ayun. Mas okay, no? Natural light nung tayo, natural light. Hindi ko makikita ng maayos eh. Ito kasi bukas din eh. Nasasarado ba yan? Tuloy-tuloy na sa pagpa-farm-farm yung magkabilang team. May steady lang din sila dito. Kasi inaantay din natin eh kung offlane kasi itong Night Stalker ng Geek Fam eh. Kung 4, pwede siyang kumulit. At alam mo kasi pag wala sa lane. Oo. At minute 5, pwede siyang mangulit kung 4 siya. Pero right now, post 3. Pero wala siyang choice. Kailangan niya pa rin humanap ng kill doon. Uy, nadodge na pa yung X-Mark, oh. Boundless strike. Bribate-bait. Oops, bribate-bait. Yun, tumama yung boundless strike, Ermil. Kaso palag-palag din yung CS nila. Eto yata nakikita. Ooh, AU. Yun lang, tinatluan doon sa may taas. Na-aggressive nila. Hindi naman kasi mapapatay yung Night Star sa bottom lane. Good call yun, coming from Geek Fam. Tsaka isa pa, tanky din yung Night Stalker eh. Ayan, isang minuto na lang. Mas kukulit pa yun. Pero Geek Fam, having an amazing start sa game 2. CS dito ni Kuku, medyo like 10-1. Armel, nabigyan na naman dito ni Alacrity. Nako, SD. Napagitnaan ka, nandyan yung Shadow Shaman. Damay pa. Diyos ko. Lubog. Wait. TP is coming in onto the mid lane. Tutulong na lang muna dito. Nandito na si Armel. Wala na lang dito manginis kasi naka-apat na. 1K net worth lead for Geek Fam at 4 minutes. Again, paalala mga kaibigan, yung mananalo dito, pasok na sa Grand Finals. And for Geek Fam, syempre, hindi nila palalagpasin to. Kailangan nila manalo. Kailangan nila manalo para Grand Finals agad. Yung bukas, yung ikakas ng bukas talaga, Grand Finals na rin natitira eh. Uubusin lahat ng series ngayong araw. Lower bracket round 2, nakasabay talaga ngayon. Play. Oh, pagod talaga silang lahat. Lalo na yung Lota, kung magtutuloy-tuloy yung pananong nila doon, tatlo sunod-sunod, apat na sunod-sunod na laban yun. Swerte na sa upper bracket. Oh, swerte ng upper bracket. Makikita mo doon yung fatigue eh. Hanggang alas 10 ng gabi to. Ngayon, Lotak versus ano yun, PNX, yung Indominus. Oh, Indominus. Tapos, ang afternoon, makakalaban ulit nila. Meron naman ulit, pag yung matatalo dito, kakalabanin nila sa lower bracket finals. Pero Kuku! Diyos ko, Kuku! Inabol pa mga sir. Bilis ng movement speed niyan. Mahirap abulin.
Nagalit sila kay Kukoy, gigil na gigil sila. Nandito na yung Monkey King, the Shackle now onto the Shadow Demon. At wala na silang magagawa. Wala na magagawa Boy, si Iyo. Boy, nalang si Kukoy. Umalis na lang siya eh. Out na dapat to eh. Out na dapat to eh. Ginoon nila. Naku po, boundless strike. Yun lang, Kukoy. Gulit niyo ha. Kakapatay lang ng Shadow Demon mo. Tumambay ka pa dun. Tumambay ka pa dun. Dami nilang misplays ha. Nabaliktad pa kanina yung 6-1. TNC kanina yun eh. 6 yung TNC kanina, 1 yung... 1 yung... dito. Uy, nabol, naka-hastroon pa to. Techsmart Barco. Bibigay, tatama sa dalawa. Pero may history niya, ninanap nila dito si Armel. Hop. Jukes. Naku po, alam nakatakas. Alam niya, delegado na eh. Nakatakas si Armel. And yung Luna ng TNC, yung magandang nangyayari lang siguro sa TNC ngayon, yung CS ng Luna. Hindi siya na check dun sa baba. Yun lang. Lumalamang lang sa CS yung Luna. Why mo na, why? Net worth. Ayun, pero Monkey King eh. Siyempre, nakakapatay siya. Nakakapatay yung Monkey King eh. Tsaka isa pa, na ilang beses din nabigyan si Armel dun sa may bigit na Iyo, ba't ka nandiyan? Lagi na lang siya na mapatay. Tsaka natin, ilan na si Iyo dito? Apat! So, 4 out of yung 7 dito na kills ng Geek Fam. Kung saan kasi siya nagpa-farm. Oo. Oh. Kasi niya makapag-farm din eh. Hindi na sulit yung pagkakamatay niya, apat na beses. Natula, parang yun niya nagagawa yung trabaho niya, natulungan dito si Kuku na makapag-secure ng CS. Pati dapat hindi sila maging overconfident. Naporket nanalo sila ng game 1. Okay na invisibility rune kay Kungka. Ano kung na-stun pa nung center? Yung mga center creep. X-Mark, Torrent, Go Ship, pero nakapag war cry eh. Ito pa yung crippling fear mga kaibigan. Wukong Skumad gagamitin din TNC. They have to fall back. Hindi sila pwedeng pumalag dito. Hindi pa ready. Hindi combat ready si Gabi. He's not yet combat ready. Kaya kailangan nilang umout. Kanina kaya nakakalaban sila kasi meron agad silang RP. Dali yung Magnus sila offlaner. Pero sa gantong laro, dapat... Ano, antay muna nila magka-RP siguro yung Magnus bago sila lumaban ng lumaban. Tagal pa to eh. Ano, level 5. Isang level na lang. Isang level lang. Kasi nasayang na yung mga smoke gangs sila para makabawi. The more na napupugo si Armel dito sa gitna, the more na nagiging komplikado yung laban dito para sa side ng TNC. Pangit pa nung pinuntahan nilang lane yung kaisa-isang lamang. Dapat dun sila pumunta sa lane na mas makakapagbigay sila ng space dun sa Luna. Hindi dadali nila yung teamfight kay Luna. Farm na lang muna dito. Kuku. Medyo panganib to. Yung Sven, may planong umiko to. Shadow Shaman, nandyan din ha. The last good lane. Sabi nga naman nila, you can't win all lanes. Pero, obviously, Oy! Angat! Lang! Yung jug! I mean, yung Sven. Sven. Lumabol mata ko ah. Kala ko jug eh. Alaw attack. So, 2-7 at least. Ay, ito, before mag 10-minute mark, nakapatay ulit yung TNC. Napa-jungle na lang dito yung Kungka. Nag-resort na sa jungle. Torrent. Pero may dito na rin yung jug tutulong. Naman, matutuloy-tuloy na naman yung farm ng jug. Pangalawa ngayon sa net worth yung jug, Luna. At least eto, nasa kanya yung lead. In terms of net worth. Kulit ng dalawa. Nagbabaliwan, Torrent. Eto pa ngayon, ngangat-ngatin mga sir. Pero mga X-Mart. Alam ko, wala pang ikot yan eh. Ay, meron na. Monkey King na naman ngayon. May Wukong's Command to. Ghost Ship.
Sakto ba? Yun lang, magmimintis. Eto na yung Sven. Warcry gagamitin. Inaabol nila si Kuku. Kuku, takbo! Kuku, takbo! Nakakainis kaya nga buli ni Ursa. Ursa, takbo. Yun na. Wala na. Hindi na siya makakalaban. Inapatan na nila si Kuku. Gigil na gigil dito yung Geek Fam. Ganda ng ginagawa ni Alacrity. Kahit sa ang lane, basta mayroon magkakaroon ng teamfight. Mumpunta na agad siya para hindi makabawi yung TNC. Kasi alam niya kapag wala siya dun, mahihirapan lumaban yung Geek Fam. Again, yung kaya ito na nga lang yung last good lane. Yan lang yung isa sa mga magandang nangyayari para sa TNC. Nakapag-farm pa rin naman si Gabby. Kapag tumagal pa rin naman ng game, syempre, yung mas mayroong farm pa din naman yung kailanganin nila. At yung top lane. Pwede nang kunin dito ng Geek Fam. Ayun, may cart pa sila oh. Sakto-sakto lang. Torrent. Hindi tatama. X-mark na lang dun sa Shadow Shaman. Shadow Shaman na lang doon yung go nila. At least a kill is a kill for TNC. And they desperately need yung gold na makukuha nila dun sa kills na yun. Pero parehas na teams dito, may tulog pa rin. Yung tulog nga lang ng Geek Fam, kaka-focus nila sa pagpatay game. Yung sa kay Armel, kay Kukoy, or kay Armel. Nakakalimutan nga nila, nakakapag-farm na nakakapag-farm si Gabby. Si Gabby. At sana naman, no? Yung farm, may mapapala sila sa pagpa-farm ni Gabby. Di tulad nung sinabi ni Alo. 30 minutes ka na buong nag-farm buong game, tapos gaganunin ka lang. makikrit, wari may PA yung, di ba may PA yun? Parang may PA yung laban na kinakas nila, di ba? Nag-crit lang yung PA, burado agad yun eh. Nag-farm ka ng 30 minutes, gaganunin ka lang. Daya ng hero na yun. Parang pag merong PA, lagi merong comeback potential. Nakapag-smoke dito si Armel. Monkey King, nasa may punuan. Oops, 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 oops. Steady na tayo dito mga kaibigan. Tatlong heroes ng TNC against the tatlo rin sa Geek Fam. Yan yung problema ni Alacrity. Kasi lagi siyang pupunta kung nasan yung laban. Mababa yung network niya. Uy, no! Uy, no go ship. Ibaba ito mga kaibigan. At makukuha nila dito. Ang layo ni Alacrity doon. XY. Hindi agad siya nakaresponde. X-mark again. So, ayun yung Monkey King. Naka-double damage dito si Armel. Boundless strike. Ibibigay torrent. Will miss. Makakalipad. Ayan o, mga talon-talon sa puno yung unggoy. Hindi na nila mahap. Alis na lang muna. No, bumalik yung dalawa nga yan. Bumalik yung tropa peeps. Kaso umot na. Mag-de-def lang sila. Nasa kuya? Nasa mid? Kuya! Oy, kuya! Kukoya! Alam niyo siguro na hindi walang mamamatay. Ayan. Kuya. Maidas pa rin yung Ursa, oh. Dalawa lang yung pwede mangyari dito, eh. It's either inaantok yung obs or hindi bayad, eh. Gago. Dalawa lang yung pwede mangyari sa obs ng Predator League. Ayun, Shadow Blade si Armel. No, babalik na naman. Basic lang. Let's go. Kaso may, ayun, may ward yun, oh. Kita sila dyan, ha. Naispatan sila dyan. TNC, sila ba yung dadalhin-dalhin yung laban dito sa kampo ng Geek Fam? Mid lane, Diyos ko, yun o, yung Luna, bumabagsak yung buhay o. Oh. Ano na? The bound strike lang nga tayo. Hindi ko alam eh. Hindi natin kita eh. Bumabagsak pa. Naka-isaga, naka-tori agad dito. Yung si Tino na magmamanta style na mga sir. Alam na nila eh, kailangan talaga meron nagpa-farm sa kanila. Hindi pwedeng yung jogger na sasama sa mga teamfight nila. Ayun. O, nakita yung Ursa. Papalag ba to? Nag-pop na yung Jingu Mastery. Magipag-right-clickan pa ba yan? Hindi na daw. Mapatipin na rin shrine sa Shrine. Shrine na lang muna yung TNC. Papalagad ba nila yung Demolition Squad ng Geek Fam? Check muna tayo. Mapakita natin. Magnus, magbi-blink dagger, may RP na. Kung ka naman dito, going for the Halberd. Halberd, oh. Halberd, Luna naman, Madness at mage-mamanta. Juggernaut, ganun din, manta din. Monkey King, BKB, Echo Saber.
Yun, Night Stalker naman yata, magbabloods. Kanina kasi pilit yung item niya, Mael. Oh, Maelstrom. Kanina. Ward. Nalang tulak na naman yung Geek Farm. May, yung efficiency talaga eh. Nakikita natin ang efficiency dito ng Geek Farm. Kaso nga lang, TNC, meron din silang plano. Eto, Roshan. Aegis. At 6 minutes, alay na lang yata si AU pero alam na nila. Alam na nilang nasa may rush pit. Dahil siya namamatay. Sinacrifice nila, nagiging, para nagiging pilot na yung galawan ni AU dito eh. Sobrang sacrificial lang. Ayun, makakabasag pa ng torre yung Geek Farm. Sabi, naka-deny. Na-deny ni Gabi pala. Pero kahit na, tower pa rin tower yun pa rin yun eh. One less tower to worry about. Pati yung factor nun, hindi pa rin sila nakakuha ng AG. Ready pumalag eh. Ready na pumalag yung Geek Farm kanina o nagstay pa sila sa Rosh Pit eh. Nagstay pa sa Rosh Pit yung TNC. Pag talaga tumagal yung laro, kaya na ng Geek Farm na apat lang sila tapos mag-farm na yung jug. Mag-farm na yung jug. Parang yung strat lang din ng TNC. Yung strat nila, apat lang silang magkakasama. Yung Luna, babasag lang, lang or mag-farm. Echo Saber para dito kay Monkey King. Ang mahirap lang yan, yung pinagkaibasi ng Kunga, isang hampas niya lang, makakuha na siya ng creep shot eh. Compared dun sa Monkey King na kailangan niya pang magbigay ng boundary strike o nung kono man. Kung gusto niya makapag-farm ng mas mabilis. Net worth wise, kahit na behind sa kills dito, yung TNC, sila yung lamang sa net worth. 5K net worth lead. At sa tulad nga na sinabi ni Rain, Kunga kasi at Luna yan eh. Makakapag-farm at makakapag-farm. Vlads naman, nandito na kay Kuku. Kamaydas yun eh. Pangapat na rin siya sa net worth oh. TNC, sama-sama gaming ba? Sinusundan, alik ka ba? Yung ano kasi yung Geek Farm, parang nakakalimutan nila mag-farm. Parang after nila mag-smoke sila, tapos makakuha silang kill. Parang after nun, hindi agad sila nag-farm, naghahanap pa sila ng pwedeng patayin. Juggernaut, TTP na lang muna dun sa may mid. Ayan na yung rush. Pumupuno na rin yata yung buhay ng rush dito eh. Uy! Nagkasalisi! Pero wait! Hindi, alam nila. Kuku! Nasa loob na rush pit! Kitang kita! Uy! Naku po! Crippling fear gagamitin dito mga kaibigan! Ayan na yung turret. Ghost ship combo eclipse! Shadow Shaman, mamamatay pero TNC pupusoy the RP! Alacrity, mawawala sa kabiasnan. Yung Sven, mamamatay din. Eto, yung, nako, di pa inabot yung Night Stalker but TNC coming up top in that team fight, taking down 3. Gandang bait nun. Hindi naman ba nilabas sa basa mamamatay yung Ursa eh. Ursa, may enrage yun eh. Kaya kahit pumunta siya doon, ayos lang. At yung TNC na nasa may likod lang nila, so pwede silang magbigay ng barko, pwede silang mag-RP anytime. Oo, mag-RP Eclipse. Meron din namang, may papalag ang TNC pagdating sa teamfight eh, lalo na pag nahuli mo na ng barko yung tatlong heroes ng sobrang out of position sila doon kasi gusto nilang patayin yung Ursa, yung nahabol nila eh. Then na-compress sila dito, lahat naggrupo-grupo sila, yung pinakamagandang position doon para mailpag yung barko. Habang yung Luna, Diyos ko, yumayaman ang yumayaman. 7K net worth lead for TNC. They have the Aegis advantage. And so far, F6 natin. Ayan, makikita natin. Umangat dito sa Geek Farm nung konti kanina. Like 10 minutes. Sa kills lang sila nanalo. At saka napapatay din kasi nila mostly. Ito yung Shadow Demon. Ito, Shadow Demon 5 out of their 9 kills. Shadow Demon lahat. Dire's top tower is under attack. Pero sabi nga ni Kuku, dapat daw ang support, hindi laging namamatay. Now, palulubugin niya lang, disrupt niya lang, tapos push na naman. Bilis nila pati mga asa. Kasama pa yung creep wave dun. 20 minutes into the game. Blink dagger na ba to? Check natin. Ayan, blink dagger na yung Magnus, pero naku po. Sinimulan ng Sven. Napag-God Strength. Plus War Cry. Kaso, di mo naman yung turo. Di mo. Yung bounce ng Glaive. Yung bounce ng Glaive yung pumatay sa kanya.
Yun lang. Ito pa Yusven. Yayariin pa yata nila dito si Bryant mga sir at makukuha nila dito. Oh, the torrent. Oh, the ghost ship. Yung Eclipse na naman, no. Eclipse gagamitin. Mawawala si KYXY. And ito yung... Oh, may na-hex, may na-hex. Out na muna. Out na muna dito yung Luna. Wala, masyado babasag lang sila. Babasag lang. Oh. Kapag nawala na yung tier 3, eto susunod na yung barracks eh, pag Luna yung kalaban mo eh. Ah, nako! Na-RP pa! Na-RP! Wukong's command gagamitin! Ngangat-ngatin nila ba yung Juggernaut? Wait lang. Grabe naman si Kuku. At tapang tao pero napalubog mga boss! At mamamatay dito yung Ursa. Monkey King, papalagba. Tipin agad. Eto na. Boundless Strike. EU. Omnislash! Yun lang! Boss, et ba? Ano po Omnislash? Level 1 lang ba yun? Level 1 na yun, di ba? Ay, level 2. Hindi, na lang. Ano. Hapag Shadow Blade. Hapag Shadow Blade pala. Parang konti lang yung Slash. Ayun, papatay na lang muna yata nila dito si Thames. Pero TNC, ang ganda nung push nila dun sa may taas. Nakakuha nila yung isang barracks at yung tier 3. Ang problema nila dun, ang dami nag-buyback sa pala, nila. Dalawang barracks pala talaga. Ang dami nag-buyback sila, nabasagan sila. Pero yung dalawang course boy pa rin. Buyback status. Ayan, dalawa. Ay, hindi, isa lang. Ito lang, yung Shadow Shaman. Ah, isa lang ba? Shadow Shaman na yung buyback. Radiant's middle tower is under attack. Sabi siguro ni Shanks, ba't bayan yung mag-defend? Paglapit mo. Nagpa-farm kasi yung ano, nandun sa may mid. Nagpa-farm. Siyempre, kung kailangan niya mag-defend, ganun talaga. Oh. Mag-bounce talaga sa kanya yung Glaives. Glaive lang yung pumatay sa kanya eh. Sa puso nun. Abang yung Ursa naman. Going for the BKB. Yung Luna nandito sa may baba. Medyo napalibutan siya dyan, ha? Siguro walang problema sa kanya mamatay. Sige, patayin niyo ako. Hindi naman ako yung carry dito. Kumbaga, para siya expendable. Sobra-expendable niya. Pati may magdi-deal at may magdi-deal talaga ng damage para sa kanila. Parang panggulo lang dyan siguro. Na. Ayan na. Sabi mo, panggulo. Oops! Nako po, eto na naman yung barko and a torrent tatama kay KYXY. Does it have a buyback? Half a minute. Wala dito yung Night Stalker. Mapatay nila yung Ursa. Yung Luna yung magbibigay ng damage. Mapatay nila yung Luna. Ganun lang din. Yung Ursa naman. Damage. Yun. Bagsak na rin dito. Nakabasag. Buyback agad si Bryant. Pwede pa to ha. They have plenty of time for that Aegis. 30 seconds. May 30 seconds pa sila. Na... BKB na. Na pwedeng sulitin. Ay ano. Ito mo naman yung Glaives. Paano ka lalapit pa ganyan? Paano ka lalapit? Ayun, papagitna ka. Tatayon. Tinatamaan siya oh. Diba? Kahit konti ka, kahit na barya-barya yung damage niyan, masakit pa rin yan eh. In the long run eh. Tinaw si Bryant. Patay si Bryant. Wala, dive back yan. Wukong's Command, ginamit na agad dito. Pero TNC, mapapaback na lang muna. Aantayin lang nila mawala yung Wukong's Command. Diretso na naman ulit. Pero ito, babawi na yung Aegis. Ayun na, binawi na nga. Bawi Aegis nabawi na mga niya, boss. Pero may BKB na naman siyang kapalit. BKB ng kapalit. Ito, diretso na naman for TNC. RP! Oh no, this is not good. Diyos ko, Torrent, tumama sa dalawa mga kaibigan at mamamatay dito si Shanks. And now, si Tino mabibigyan din ng Eclipse. The triple kill for Gabby. X-Mart, Monkey King, full team wipe for TNC, and this might be it. GG at 24 minutes, TNC taking the series 2-0. We'll proceed to the grand finals tomorrow. Yeah, grand finals sa Predator League, yung TNC, mga kaibigan. Hindi man siya minor, hindi man siya major, but it's grand finals. It's grand finals appearance, mga sir. Alright, so TNC, congratulations. Pero yun nga, magandang simula nung Geek Fam. Pero sa kills lang sila eh, kills lang sila. Feel ko kills lang yung... Pati yung mali nga yung finos nila. Ayan o. Oh. Yun nga yung gawain na ng TNC yan. Dapat alam na yan ni Shanks pati ni Tino eh. Ginagamitan nila yan dati pa eh. Kukuha sila ng offlane na Ursa, pero yung tunay na... Ay, yung tunay na yung carry tunay talaga. Na carry. Yung wala, mag-farm lang. Napabayaan din kasi. So, medyo even out yung game. Patitingnan mo yung item selection ng Monkey King. Monkey King. Ayan.
wala silang magandang wave clear. Tinan mo, napilitan na naman siya mag-mail. Ayun na sa baba. Ayun oh, no. Maelstrom. Tama din. Anong pang de-defend nila dyan? Kapag bumasag na yung Luna, wala na silang gagawin. Manonood lang manonood sila. Manonood na lang sila. Magpapatalmog lang sila ng glaives. Ng glaives. Tapos yung heroes nila, apat na melee. Oh, paano oh, sila lalapit? Paano sila lalapit? Yun din. I mean, Shadow Shaman lang yun. Yung Shadow Shaman na mamatay. Nga. Nagsimula, lumamang sila ng konti, parang 5 minutes 15, pero TNC all the sa way. Sa kills lang talaga. Oh, sa kills lang talaga. Nagsimula sila sa kills 17 to 12, mga kaibigan, TNC. Grand Finals na sila ng Predator League, which is bukas. Pero hindi pa tapos yung araw na to. Aabangan natin yung journey ng Lotak sa lower bracket. Habang naglalaro ngayon, Lotak plus yung PNX Dominus. Pero ang susunod nun, may laban pa ulit, and then Geekfam. Apat na sunod-sunod na series yung lalaro ng Lota, kaya let's hope na hindi sila mapagod, let's hope na hindi sila ma-stress, no? Right. Good luck sa kanila. Good luck sa kanila. Kasi mostly tatlo lang talaga dapat per day eh, pag sa tournament, ayun, tatlong series lang. Dapat ginawa nila diyan yung lower bracket finals bukas na, no? Hindi, yung ano, tama. Di ba? Hindi na, kasi grand finals na bukas eh. Parang para isang, may pahinga, kahit pa paano. Pahinga. Walang pahinga pa ganyan. Pero may, wala tayong magagawa. It's the call of the tournament, mga kaibigan. Pero magbabalik kami. Abangan natin, TBD, Lotak TBD or TBD pa, mga kaibigan. Kaya huwag